Homeroom Guidance, Quarter 1, Module 1, My Study Plan, My Guide. Introductory message. For the learner, this module is designed to help you identify the methods of effective study habits toward lifelong learning and to share knowledge, skills, and positive attitude helpful in lifelong learning. It is composed of two parts, one part for week 1 and one part for week 2. There are activities that will help you value the small steps in strengthening good habits in your everyday life. You'll also learn to value time and diligence. Your work will be submitted to your advisor, which will be included in your portfolio. Enjoy learning and doing your activities even in the midst of this COVID-19 pandemic. The module comprises 6 interactive activities for you to follow, namely, Let's Try This, which will help you to get ready to learn. Let's Explore This, which will guide you towards what you need to learn. Keep in Mind, which will give you the lessons that you need to learn and understand. You Can Do It, which will help you apply the lessons learned in daily activities. What I Have Learned, which will test and evaluate your learning. Share Your Thoughts and Feelings, which will help you express your thoughts, opinions, and feelings. Make sure to read, think, follow, and enjoy every task that you are asked to do. As the facilitator, I will also use the Filipino language as a medium of instruction. This will help you understand and follow accordingly the activity proper as well as the insights that I am about to share. Have fun, stay safe and healthy. For the learning objectives of Module 1, My Study Plan, My Guide, at the end of the session, the learners are expected to be able to describe proper time management and study habit plan, demonstrate effective study habits, and value good study habits and attitudes at home and in school. Ano nga ba ang ibig sabihin ng proper time management? Ano-ano yung mga effective study habits na kailangan matutunan ng bawat mag-aaral? Anong attitude o paraan ng pag-iisip ang kailangang taglayin ng bawat mag-aaral upang maging matagumpay sa kanilang pag-aaral sa panahong ito? Bago tayo mag-umpisa sa paggawa ng inyong unang gawain sa module na ito, akin munang babasahin ang pambungad na pananalita na magbibigay sa inyo ng ideya sa ating paksa at nakatakdang gawain. Welcome to Junior High School. You have entered another phase of your life. You are now in one of the most exciting yet challenging years of being a student. Since this is your first time in high school, expect to meet new friends and new set of teachers. Learn new things too. Your teachers are here to support and guide you in your journey to have a deeper self-discovery. The transition from elementary to high school entails a lot of adjustments. Hence, you need to be mindful on the differences between the two. As you reach this far, there is a need to modify how you manage yourself and habits to pass this grade level. We hope that this module helps you to have a smooth transition from grade school to high school, most especially in your academic tasks or school works. With the technological advancement nowadays, our time management and study habits have also evolved. Internet has become a good friend of most of the learners who are searching to understand their assignment or even the class lessons without the aid of physical books. Some libraries now offer online learning resources which are very useful for a learner like you. However, there are still schools that rely heavily on physical books or learning materials due to varied reasons and considerations. Resonating on the said premises, you need to adjust your own time management and study habits based on your setup, available resources, and the target academic goal. This module focuses on how you can make your time management and study habits serve a vital role in making your grade 7 adjustments smooth while attaining your target academic goal. The activities will bring you the opportunities to see how relevant your current study habits are and the things that you need to change or even improve. Enjoy and discover the beauty of learning. Now let's proceed to our first module activity, which was entitled My Self-Forecast.
Magandang araw mga bata. So ngayong araw ay sasagutan natin yung module 1 ng inyong homeroom guidance program. So sa first activity, ito ay pinamagatang myself forecast. Dito sa activity na ito, kailangan ay isulat ninyo yung symbol na kung saan magre-represent yan ng inyong mga target achievement ngayong kayo ay mga grade 7 students. So pagkatapos nun, kailangan nyo na explain yung mga symbol na ilinagay nyo doon sa papel ninyo. Okay, explain nyo, magbibigay kayo ng answer sa mga practicing questions. Ito yung halimbawa ng activity sheet ng module 1 na ginawa ng aking mag-aaral. First question. Okay, Hana, how do you feel while doing the activity? Ano yung naramdaman mo nung ginagawa mo itong activity na to? I feel joyful while I do this activity. It's quite impressive how I express myself through this activity. Okay, so I see that it's very enjoying for you, no? Blissful siya. Sige, very good, maganda. So, are those targets attainable in this school year, yung mga nilagay mo dito? Actually, they are attainable at this school year. English is the international language of the world. Everybody could understand it. Everybody could learn it. Para sa aking follow-up question sa iyong explanation kanina, so Hana, ano pa yung mga paraan na pwede mong gawin para maging fluent ka sa pag-English? Since yun yung gusto mong ma-attain this school year. You can read stories online, you can watch YouTube videos that are English, or you can English listen related to music that is English. Okay, that's good. Ako rin nung ako'y bata, nakikinig lang ako ng music tapos naging familiar ako sa mga English words. Maganda rin yung sinabi mo kanina na manood ka ng mga movies or mga videos na mayroong mga taong nag-i-English, no? Para sa processing question number 3, ano yung mga bagay na kailangan mong baguhin upang may sakatuparan mo ang iyong mga layunin para sa panuruang taong ito? Hindi ko na i-record na maayos yung aming usapan ng aking mag-aaral sapagkat kami ay nakaranas ng ingay mula sa aming paligid. Gayunpaman, aking ibabahagi ang aming napag-usapan sa pagsagot sa katanungan na ito. Ang nabanggit na kasagutan ng aking mag-aaral sa processing question number 3 ay wala raw siyang maisip na kailangan niyang baguhin tungkol sa kanyang sarili o sa kanyang pag-aaral. Ang sabi ko naman ay hindi maaari na wala sapagkat siya ay nasa 7 baitang pa lamang at marami pa siyang dapat matutunan. Sa aming patuloy na talakayan, nadiskubre ko na nahihirapan siya mag-aral sa tuwing ang mga kapatid niya na mas bata sa kanya ay lumilika ng ingay habang sila ay naglalaro. Marahil halos ang mga mag-aral ngayon ay nakakaranas din ng ganyang sitwasyon sa kani-kanilang mga tahanan. Ang nabanggit na solusyon ng aking mag-aaral upang makapag-aral siya ng mabuti ay palitan ang nakatakdang oras ng kanyang pag-aaral. Sa halip na sa umaga siya magbasa, mag-aaral siya pagkatapos niyang magtanghalian. Sa mga oras na yun raw ay madalas na natutulog na ang kanyang mga kapatid. Nasabi ko naman sa kanya na tama yung kanyang ginawa at nabanggit ko rin na sa module na ito ay mayroon din gawain na may kinalaman sa study planning na makikita sa mga susunod na pahina ng module na ito. Sa aktibidad na ito ay nagkaroon ako ng pagkakataon upang bigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng schedule sa pag-aaral o study plan ang bawat mag-aaral sapagkat mas naging epektibo ang pagkatuto kapag ang isang mag-aaral ay nagpaplano ng kanyang mga gawain sa araw-araw. Nakakatulong rin ang pagpaplano upang maipalala sa mga mag-aaral ang mga nakabinbin nilang takdang aralin at iba pang gawain na wala namang kinalaman sa kanilang pag-aaral gaya ng mga recreational activity. Wala mang kailangang baguhin sa sarili ang aking mag-aaral sapagkat siya ay masipag na bata naman, binago na lang niya ang kanyang schedule ng pag-aaral. Hindi naman masama na manatili ka sa iyong comfort zone sa tuwing ikaw ay nag-aaral. May mga mag-aaral kasi na mas natututo sa tuwing sila ay nasa komportabling lugar. Gaya na lamang ng mga mag-aaral na nagre-review para sa kanilang pagsusulit sa library ng kanilang paaralan dahil tahimik sa silid na iyon. May mga mag-aaral na natututo sa tuwing nakikinig ng musika habang nagbabasa. May mga mag-aaral na visual, auditory o tactile kinesthetic learners. Masasabi natin na ang bawat tao ay may kanya-kanyang paraan upang matuto. Gayunpaman, hindi rin naman maaari na manatili ka lamang sa iyong comfort zone
dahil may mga pagkakataon na hindi aayon sa iyo ang ibang tao o ang iyong kapaligiran. Dahil dito, sabi nga sa isa sa mga learning objective natin, a learner should be able to value good study habits and attitudes at home and in school. Sa module na ito ay ating tatalakayin ang mga paraan ng pag-iisip o attitudes na dapat ninyong pairalin bilang isang mag-aaral na bababasa natin sa mga susunod na pahina ng module na ito. Ating pag-usapan ang mga naisulat na tips in developing effective study habits. Ang susunod na gawain ninyo sa module na ito ay pinamagatang The Old and the Current Me sa Let's Explore This Segment. Ang mga mag-aaral ay bibigyan ng 20 minuto para tapusin ang gawain na ito. Sa gawain ito, kailangan kopyahin at sagutan ng mga mag-aaral ang talahan na yan sa bahagi ito ng module. Kailangan isulat ng mga mag-aaral ang kanilang mga nakagawian noong sila ay nasa ika-anim na baitang sa elementarya at iba pang mga impormasyong hinihingi na may kinalaman sa kanilang pag-aaral noon. Pagkatapos gawin ito ay isusulat naman nila ang mga impormasyon na hinihingi sa talahan na yan at ang mga kagawian nila sa pag-aaral ngayong sila ay nasa ikapitong baitang sa mataas na paaralan o high school. Halimbawa, sa unang bahagi ng talahan na yan, ano ang iyong target average grade noong grade 6 ka? Pwede mong sabihin na line of 9 grades, 90 na average grade sa bawat subject. Sa grade 7, tatasan mo pa yung 90 kung sakali na naabot mo ito nung ikaw ay grade 6 pa lamang. Ngayong ikaw ay grade 7 na, ang target average grade na gusto mong maabot ay 95. Sana all may target average grade, di ba? Sino-sino o ano-ano ang mga nagbibigay sa iyo ng motibasyon o gana sa pag-aaral nung ikaw ay grade 6? Nagbago ba yan nung ikaw ay grade 7 na? Isulat mo ang iyong sagot sa ikalawang bahagi ng talahan na yan. Para sa ikatlong bahagi ng talahan na yan, ilang oras ka nag-aaral sa tuwing ikaw ay nasa bahay lamang at hindi kausap ang iyong mga guro sa virtual classes ninyo noong grade 6 ka. Ngayong grade 7 ka na, ilang oras ang ilalaan mo para sa iyong pag-aaral sa tuwing wala kayong virtual classes ng iyong mga guro? Sa ika-apat na bahagi ng talahan na yan, ilang oras ang nakalaan sa iyo upang ikaw ay maglibang o magpahinga nung ikaw ay grade 6 pa lamang? Ngayong grade 7 ka na, ilang oras ang nais mong ilaan para sa iyong pag-relax o paggawa ng mga bagay na magbibigay sa iyo ng kalibangan? Para sa susunod na bahagi ng talahan na yan, ilang oras ang tulog mo sa gabi noong ikaw ay grade 6 student pa lamang? Ngayong grade 7 ka na, ilang oras ka nang natutulog ngayon sa gabi? Para sa huling bahagi ng talahan na yan, sino-sino yung mga taong tumulong sa iyo sa iyong pag-aaral nung ikaw ay grade 6 student pa lamang? Sila pa rin ba yung mga taong pwede mong isulat sa huling bahagi ng talahan na yan ngayong grade 7 ka na? Pagkatapos mong sagutin ang mga hinihinging impormasyon sa talahan na yan sa ikalawang gawain ng module na ito, sagutin mo naman ang mga processing question na inihanda sa module na ito sa ibaba ng iginuhit mong talahan na yan sa iyong papel. Para sa unang katanungan, what do you notice with your answers on both grade levels? Ano yung napansin mo sa mga sagot mo sa dalawang baitang na sinagutan mo? For question number 2, why do you have similar and different answers in a certain area for both levels? Bakit mayroon kang pareho at magkaibang mga sagot sa isang tiyak na bahagi ng talahan na yan sa dalawang baitang? Para sa huling katanungan, question number 3, do you think your study habits in grade 6 will work now that you are in grade 7? Why? Sa tingin mo ba na yung mga nakagawian mong paraan ng pag-aaral nung ikaw ay nasa ika-anim na baitang pa lamang ay maaari pa rin maging kagawian mo ngayong nasa ika-bitong baitang ka na? Bakit? Pagkatapos mong sagutin ang mga katanungan sa ikalawang gawain ng module na ito, yun namang basahin ang mga katawagan na may kinalaman sa ating paksa pati na rin ang mga minumungkahing paraan upang maisulong ang epektibong kagawian sa pag-aaral. Tayo na at magbasa! Keep in mind, sa bahaging ito ng ating module, ating alamin ang kahulugan ng salitang study at habit. Nais ko na rin idagdag ang salitang hobby sa ating talakayan. Study o pag-aaral. Ito yung proseso ng pagkatuto ng isang tao. Maraming paraan para matuto ang isang mag-aaral sa panahon ngayon. Maaari siyang magbasa sa kanyang mga module
o kaya naman ay maghanap ng impormasyon sa internet para siya ay matuto ng mga bagay na kailangan niyang malaman tungkol sa mundo. Ano naman ang habit? Ito yung mga kagawian na paulit-ulit nating ginagawa upang makatapos tayo ng ating gampanin at makatuloy sa susunod pang mga nakatakdang gawain sa isang araw. Halimbawa na lang ay ang pagsisipilyo, pag-aalmusal sa umaga, pagpasok sa klase, pagmamana sa mga lolo at lola ninyo, pagpapakain ng inyong mga alaga manok at iba pa. Kapag pinagsama mo ang study at habit, ay magkakaroon na ito ng mas tiyak na kahulugan. Ito ay tumutukoy na lamang sa iyong kagawian sa tuwing ikaw ay nag-aaral. Halimbawa na lamang ito ay ang mga mag-aaral na nakagawian ng pag-aaral sa gabi. Mayroon din mga mag-aaral na nag-aaral sa umaga sapagkat mas nakakabisado nila yung kanilang binabasa. May mga mag-aaral na nagiging study habit na yung pakikinig ng musika habang nagre-review para sa kanilang exam. May mga mag-aaral na mas mabilis matuto kapag nagka-cramming. May mga mag-aaral na inuuna ang paglilibang bago mag-aaral. At mayroon din yung mag-aaral muna bago maglibang. Mga bata, paano kayo mag-aaral ng inyong mga aralin? Tulad ba kayo ng aking mga nabanggit? May good study habits ba kayo? Ano naman ang kaibahan ng habit sa hobby? Madalas kasi na naririnig ko sa mga mag-aaral yan na mayroon lamang iisang kahulugan. Ang habit at hobby ay parehong mga kagawian ng tao o yung mga paulit-ulit nating ginagawa sa araw-araw. Ang pagkakaiba lamang nila ay kapag sinabi mong habit, ito yung gawain na hindi naman nagbibigay sa iyo ng kasiyahan pero kailangan mong gawin ng paulit-ulit. Sa kabilang banda, ang hobby naman ay gawaing paulit-ulit mong ginagawa sapagkat nagbibigay ito ng kasiyahan sa iyo. A hobby is an activity that you enjoy doing in your spare time. Ang halimbawa nito ay may mga mag-aaral na mahilig magbasa ng mga aklat sapagkat ito ay nagbibigay ng kasiyahan sa kanila. Kadalasan sila ay tinatawag ng mga bookworm o kaya naman ay bibliophile. May mga mag-aaral na nagbabasa ng aklat pero hindi nakakaranas ng pagkahumaling sa pagbabasa. Kaya ko ito nabanggit upang ikayatin ang mga mag-aaral na magkaroon ng study habits maliban sa study habits. Para sa susunod na talakayan, atin naman talakayin ang tips to develop effective study habits. Number 1. Have a specific time to study. Gaya ng nabanggit ko sa usapan namin ng aking mag-aaral sa aming maikling presentasyon sa paggawa ng mga aktibidad ng kanyang module, kailangan niyang gumawa ng schedule o study plan para sa kanyang pag-aaral. Kailangan niyang sundin ang oras na kanyang itinakda para sa kanyang pag-aaral at iba pang mga aktibidad sa isang araw. Sa paraan na ito ay mas nasusubaybayan niya ang kanyang mga gawain sapagkat may papaalala nito ang mga dapat niyang tapusin sa kanyang itinakdang oras. Number 2. Follow your plan. Dito napapasok yung proper time management sa usaping pagpaplano. Kapag sinabi mong time management, ito yung pagmamaximize o paggamit ng wasto ng iyong oras sa isang buong araw. Walang oras ang dapat masayang upang magawa mo ng gusto ang iyong mga responsibilidad sa paaralan o sa inyong tahanan. Kapag ikaw ay may ginawang plano at nagtakda ka ng oras sa paggawa nito, kailangan mo itong sundin para magawa mo pa yung iba mo pang mga responsibilidad. Iwasan ang pagpapaliban ng mga ito sapagkat maaari na hindi mo na ito maalalang gawin pa at makadagdag pa ito sa mga paparating na mga responsibilidad sa buhay mo. #SKL. Share ko lang yung aking habit tungkol sa bahaging ito ng ating talakayan. Noong ako ay isang mag-aaral din na tulad ninyo, lagi kong isinusulat sa aking kwaderno ang mga paalala ng aking mga guro, gayon din ang mga takdang aralin na kailangan kong tapusin. Noong nagsimula akong magtrabaho, naranasan ko yung magkaroon ng maraming gawain na maaari kong malimutan gawin kung kaya't isinulat ko sa aking journal ang mga dapat kong tapusin na trabaho. Ngayon, sa cellphone ko, lagi kong isinusulat ang mga plano ko sa isang linggo o sa isang buwan at ginagamit ko ang alarm clock at calendar ng aking cellphone para paalahanan ako ng mga plano ko sa itinakdang araw na mayroon akong aktibidad. Hindi lang ang oras ko ang na-maximize pati na rin ang mga resources na mayroon ako gaya ng cellphone na nagamit ko ng wasto para makatapos ng aking mga gawain. Sa panahon ngayon, mahalaga na marunong ka magplano. Hindi lamang sa pag-aaral, kung maaari ay magplano na rin para sa iyong magandang kinabukasan.
Number 3. Do the difficult assignment first when mental energies are working very well. May mga pagkakataon na kapag nagbabasa tayo ay madali natin maintindihan yung ating mga inaaral. May mga oras din na kahit subukan natin mag-aral ay walang pumapasok na kaalaman sa ating isipan. #SKL ulit. Share ko lang yung aking karanasan nung ako ay isang nag-aaral sa kolehiyo. Sa tuwing ako ay may pagsusulit na paparating gaya ng quiz, prelim, midterm at final examination, bago ako mag-aral ay magre-relax at maglilibang muna ako upang sa ganun ay maipon ko yung motivation o yung drive na kailangan ko para makapag-aral. Makikinig ako ng musika o kaya naman ay magmimirienda muna ako para magkalaman ng aking tiyan at utak. Mahalaga kasi na may laman ang iyong tiyan sa tuwing ikaw ay gagamit ng physical at mental energy. Mas magiging epektibo at aktibo ang iyong utak kung sapat ang sustansyang natatanggap mo sa iyong mga kinakain. Sa katunayan ay pinayuhan pa kami noon ng aming guro na sa tuwing kami ay may pagsusulit, kumain raw kami ng tsokolate dahil ang asukal sa tsokolate ay nakakatulong para sa pagproseso ng impormasyon ng iyong utak. Paalala lang, iwasan din yung mapasobra sa asukal, baka magkakomplikasyon ka gaya ng diabetes. Maari naman din na kumain ng gulay para tumalas ang iyong isipan. Hindi ba't yan ang sabi ng mga matatanda? Kung hindi nyo na itatanong, nung ako ay nasa koleyo pa lamang ay morning person ako. Mas aktibo ako sa umaga kaysa sa gabi. Noon kasi nag-aaral ako, buong araw akong nasa paaralan. Ginagabi pa ako dahil sa isang extracurricular activity na meron ako. Naging choir member kasi ako sa aming paaralan. Dahil doon, kapag kauwi ko sa amin ay maghahapunan at mahihiga na ako. Hindi na ako makapag-aral kasi pagod na ako physically and mentally. Kapag pinilit ko mag-aral, wala nang pumapasok sa isip ko. Hindi yun tama kasi sayang lang ang oras at effort ko sa kakabasa. Naisip ko na lang din na gigising na lang ako ng maaga para mag-review ng aking mga aralin. Sa katunayan nga madalas sa loob pa ako ng jeep nag-review dahil 15 to 20 minutes ang biyahe ko sa umaga papuntang school. Mas madaling aralin yung mga mahirap na lesson sa school kapag nakapagpahinga ka. Kaya mga bata, kailangan alam nyo din ipahinga ang inyong mga isipan. Hindi naman na rinirekomenda yung aral ka ng aral kahit wala ka na maintindihan sa inaaral mo dahil pagod na yung isip mo. Relax and take your time. Huwag papapressure. Kaya may mga taong nape-pressure dahil natatambahan sila ng gagawin at naaalala nila yung mga deadline na magagawain nila. Para hindi kayo matambakan ng gagawin, balik kayo sa number 2. Follow your plan. Ilagay nyo sa pagpaplano ninyo yung leisure time, recreational activities, at relaxation hours. Sabi ko nga sa mga estudyante ko noon, hanggang ngayon, there is time for fun and there is time for learning. Yan din yung sinabi ng aming mga guidance counselor or coordinator nung ako ay nag-aaral pa. Tamang balansi lang mga atabs. Unahing aralin ang mga mahirap na subject sa tuwing ang isip ay fresh na fresh. Ask for help when needed. Dahil wala tayong face-to-face classes ngayon, kadalasan ang naaasahan lang ng isang mag-aaral lalo na yung mga pumipili ng printed module na modality ay ang gabay ng kanilang mga magulang o malapit na kamag-anak. Sa kasamang palad, kapag ang magulang o guardian ng bata ay busy sa trabaho at hindi maasikaso ang kanilang mga anak, hindi naging produktibo ang mga mag-aaral, lalo na sa mababang baitang. Sa suliraning ito ay minungkahi ko sa aking mga mag-aaral na manatiling konektado sa akin sa social media para mapag-usapan namin yung mga dapat nilang gawin sa aking klase at sa asignaturang aking itinuturo. Kung walang makakatulong sa mga bata sa kanilang tahanan, maaari namang mag-video lesson sila sa akin gaya nitong video na ito na aking ginawa para magka-idea ang mga mag-aaral kung paano gawin ang homeroom guidance module nila. Minungkahi ko rin na mag-group study sila lalo na yung mga magkakapit-bahay sa mga estudyante ko kung safe naman yung kaibigan nila o yung mga tao sa kanilang lugar. Kung maraming may COVID sa kanilang lugar, maaari naman silang gumawa ng group chat sa Facebook Messenger para makapag-usap. Ito yung collaboration sa forces ng learning and innovation skills na kailangan din naman nilang matutunan. Sabi nga ni John Dunn, no man is an island. Kung nahirapan kang gawin mag-isang self-learning module mo, humingi ka ng tulong sa mga taong konektado sa'yo.
tuluan mo yung sarili mo na maitawid ang panuruang taon na ito na may maganda kang performance sa mga subject mo. Number 5, take short breaks. Nabanggit ko na ito sa usaping do the difficult assignment first when mental energies are working very well. Take time to relax mga bata. Kung ako lang ang inyong tatanungin, i-encourage ko pa kayong maglaro sa loob ng bahay o sa labas ng bahay kung safe sa lugar ninyo, basta huwag nyo lang kalimutan yung mga mahalagang responsibilidad ninyo bilang isang mag-aaral. Yan kasi yung pinaka-importanting role ninyo habang kayo ay mga bata pa. Number 6, maintain a positive attitude even with difficult subject. Noong ako ay isang student counselor sa aming paaralan, may mga mag-aaral ako sa elementary at high school na may academic difficulties. Hirap sila sa ilan sa kanilang mga subjects sa school. Ang nasabi ko sa kanila, hindi sila nag-iisa. Kahit ako ay may mga subject o aralin din na mahirap intindihin nung ako ay nag-aaral pa. Yun bang maisip mo pa lang yung subject eh, sumasakit na yung ulo mo. Parang ayaw mo nang pasukan yung klase sa subject na yun, pero hindi pwede dahil kailangan itong may basa para makatapos ka ng pag-aaral. Gayunpaman, hirap man ako sa pag-aaral ko noon, sinubukan ko pa rin na gustuhin yung subject. Sa totoo lang, hirap ako sa subject na mathematics noon. Sabi ko sa mga mag-aaral na binigyan ko ng counseling, kung aayawan mo yung subject, mas mahirap pa kang unawain yan. Mas wala kang matatapos kung parati mong iisipin na mahirap yan. Kapag ginusto mo yung subject, gugustuhin ka rin yan. Nag-work sa akin yan noon. Sinubukan kong intindihin na mabuti yung inaaral ko at iniwasan yung mga iniisip kong negative tungkol dun sa subject. Kailangan na matuto tayo na palitan natin yung mindset natin sa isang bagay, lalo na kung hindi nakakatulong sa atin yung attitude o paraan natin ng pag-iisip. Ngayong may pandemya, nahirapan ako sa pagmamanage ko sa mga batang nakakausap ko lang sa social media. Sinusubukan ko magkaroon ng positive attitude sa tuwing may mga pagkakataon na sinusubukan ng aking pasensya. Umaasa pa din na makakapag-adjust din ang mga mag-aaral at matututunan din yung pinapairal kong kagawian gaya na lamang ng simpleng pagbabasa ng mga anunsyo sa aming group chat upang sa ganun ay mas magkaroon sila ng kamalayan sa mga bagay na may kinalaman sa kanilang pag-aaral. Sa panahong ito, kapag nagpa-apekto ka sa mga negativity sa iyong kapaligiran, hindi ka na magiging produktibo at maagawa ng kahit konting magandang pagbabago sa iyong buhay. Sa panahong ito, maging negative ka lang sa COVID at hindi sa pag-aaral mo. Mag-inject ng positive attitude or mindset para gumaling sa larangan ng edukasyon. Number 7, attend class regularly. Ngayong distance or remote learning ang setup natin, mahalaga talaga yung kahit papaano ay sinusubukan mong makibalita at makipag-usap sa iyong guro o mga klase tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa iyong pag-aaral. Sa paraang ito, ay hindi ka mapag-iiwanan ng mga klase mo sa inyong mga gawain sa paralan. Kailangan na tulungan mo yung sarili mo na maging maalam sa mga pangyayari sa bawat group chat ng mga asignaturang inaaral mo sa kasalukuyan. Kung hindi ka magiging aktibong student netizen, mahirapan ka sa pagsabay sa pagbabago sa sistema ng edukasyon natin. Number 8, practice concentration and focus. Dito ay kailangan mong iwasan yung paggawa ng higit sa isang gawain o yung tinatawag ng multitasking para mabigyan ng ganap na pansin ang mga mas importanteng gawain gaya ng pag-aaral. Sa mga batang katulad mo, ang pinakapangunahing responsibilidad mo sa kasalukuyan ay ang maging isang mabuting mag-aaral. Sa tuwing ikaw ay naaabala sa iyong pag-aaral nang dahil sa mga bagay na hindi mo kontrolado na nasa iyong kapaligiran, inumungkay sa babasahin na ito na maghanap ka ng lugar na kung saan ay magiging komportable ka habang nag-aaral. Ang halimbawa nito ay yung ginawang hakbang ng aking mag-aaral sa video na ito na kung saan ay binago niya ang kanyang oras sa pag-aaral sapagkat may pagkakataon na naglalaro ang kanyang mga kapatid na nagdudulot ng pagkagambala sa kanya sa tuwing siya ay nag-aaral. Nag-aaral lamang siya tuwing tahimik at natutulog ang kanyang mga kapatid para maging mas mainam ang kanyang pagkatuto. Number 9, write your assignments on a notebook. Gaya nga ng nabanggit ko kanina, mas makakabuti sa inyo kung isusulat ninyo sa inyong kwaderno ang mga takdang aralin na ibinigay ng inyong mga guro upang paalahanan kayo ng mga dapat ninyong tapusin na gawain sa isang araw. Kung may cellphone kayo, subukan ninyong gamitin yung reminder o calendar ninyo sa inyong gadget
at mag-set kayo ng schedule kung kailan nyo balak gawin yung mga ibinigay sa inyong takdang aralin. Keep your duties and responsibilities in check. Number 10, keep your supplies in your study place. Ugaliin ninyo na itabi yung mga gamit ninyo sa pag-aaral sa tamang lalagyan para kapag kailangan ninyong gamitin ang mga ito ay madali ninyong mahanap. Ang dahil rito, nagagawa ninyong magamit ng tama ang inyong oras sapagkat walang nasasayang na oras sa paghahanap ng materyales na gagamitin para sa paggawa ng mga takdang aralin ninyo. Maging masinop, maingat, at organisadong mag-aaral sa lahat ng oras. Cleanliness is next to godliness. Now, it is your turn to write your study plan. But before that, let me tell you first why it is so important to plan your study session. Just like a regular activity, everything has to be organized, calculated, and placed. In this way, you can have clear view of your activities involving your studies and other tasks. You can feel a sense of direction on what you do daily. You prevented yourself from rushing, which causes too much stress, and you can develop a sense of self-discipline to follow your own schedule, which promotes concentration on what you currently do. For this activity, you need to copy the table on the screen on a clean sheet of paper. Write the activities that you do in 1 week in the new normal setup. Be realistic. Write also your answers to the processing questions after the table. Halimbawa, sa umaga ay gigising kayo ng 6 a.m. para mag-almusal o maligo. You can write, take a breakfast or take a shower every day at 6 a.m. On Monday at 7 o'clock in the morning, you can write, attend online class or read and answer module activities in a particular subject. On the next day, which is Tuesday, you can write other activity if in case that you do not have an online class or any academic-related task. For example, on Tuesday, I would write play with my cat at 7 o'clock in the morning. In the afternoon, I will spend my time on studying my lessons and answering the activities in my module. You can write study my lessons in Araling Panlipunan, watch video lessons, read my English module, have a siesta at 3 o'clock in the afternoon. At 4 o'clock in the afternoon, I will take a snack. Pagkatapos ninyong matapos yung paglagay ng mga gawain ninyo sa inyong study plan, kailangan ninyo itong pirmahan sa ibabaw ng inyong pangalan, sa ibaba ng talahan na yan. Para sa karagdagang kaalaman, ano nga ba ang mga processing questions na makikita sa inyong module? Processing questions are designed to test the depth of your knowledge about a subject and your ability to analyze how the various components of a system contributed to create the whole. Para sa mga magulang o guardian ng bata, kailangan na marunong kayong mag-process ng learning ng ating mga mag-aaral. Ito ang paraan para masukat o malaman ninyo kung gaano karami ang nalaman ng bata sa kanyang pagbabasa at pagsagot sa kanyang mga gawain sa kanyang module. Dito rin masasalamin ang pagiging epektibo ng inyong pamamaraan sa paggabay sa kanila sa paggawa ng kanilang mga takdang aralin. Sa pagproseso ng pagkatuto ng mga bata, may pagkakataon na hindi sapat ang mga katanungan na naisulat sa ating module. Kinakailangan ng karagdagang probing questions o follow-up questions sa isang processing question ng module kung sakali man nakulang ang nabuong ideya ng isang mag-aaral tungkol sa ating paksa. Probing questions are a type of follow-up question. They direct your conversation partner towards providing further details about something they have said. Specifically, probing questions are useful for finding out more detail, be it about the learners, their preferences, their feelings, or their problems. Sa tulong ng mga probing question ay magkakaroon ng mga bata ng karagdagang mga ideya at pananaw tungkol sa kanilang gawain gaya na lamang ng ginawa namin ng aking mag-aaral sa aming maikling presentasyon sa video lesson na ito. Narito ang mga processing questions na naihanda para sa gawain ito. Number 1. What did you observe in your study schedule? Would it make you attain your target goal this school year? Number 2. How much time do you spend for your studies? For your rest? For your leisure or relaxation? Number 3. Upon seeing your study plan,
What are the activities that you want to eliminate, change, and improve? For the What I Have Learned segment of this module, write at least 5 new ways and or habits that you will commit to apply in your study habits starting today. Now that I am in grade 7, junior high school, starting today, I will reduce. Mag-umpisa ngayong araw ay babawasan ko ang Pabawasan ko ang aking paglalabas sa bahay. Starting today, I will reduce going outside of our house to avoid acquiring COVID-19 virus. Instead, I will focus on my studies. Mga bata, example lang yan ha, huwag niyong gagayahin. Maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pangungusap. Dugtungan lamang ang 5 parirala o mga praises na makikita sa inyong module. For your last activity, share your thoughts and feelings. Make a letter to yourself motivating you to pursue your target goal this school year. Include things that remind you of your big dreams and future plans in life. Gumawa kayo ng liham na magbibigay sa inyo ng motibasyon para isakatuparan ang inyong mga layunin para sa panuruang taon na ito. Maaari nyo ring isulat ang mga bagay o tao sa inyong buhay na nagbibigay sa inyo ng dahilan para isakatuparan ang mga malalaki ninyong pangarap at mga plano sa inaarap.